Kung paano tuturuan ng isang maharlika ang isang abogado na katulad ni Attorney Libayan. Pero paniwalang paniwala yung mga manonood niya. Tuwang-tuwa. Tapos nilalait pa si Attorney Libayan na kung ano-anong mga manegatibong salita ang sinasabi nila doon sa chat area. O, tuloy natin. Dito na tayo sa jurisdiction. Yan na. Jurisdiction. Chapter 5. Ba, inyo, ha? Chapter 5, Jurisdiction. Section 21. Mga palangga. Republic Act 10175. We decide daw. Sabi niya sa mga palangga niya. Yung batas na yan, ito yung sinasabi niya. Hindi nga niya ito nabasa. Okay, ayan, sa dalaw. Okay. Hindi daw nabasa. Oy, Maharlika, lahat ng abogado merong tinatawag na continuing legal education. Lahat ng mga batas, dapat mabasa po nila. Hindi pwedeng abogado ka, hindi mo basahin ang anumang batas na ipinasa ng Kongreso. Lahat yan, babasahin mo. Ano? Pero syempre, may kanya-kanyang field of expertise. Kapag ka yung batas na ipinasa ng Kongreso ay hindi mo naman ekspertiya, eh sapat lang na i-scan mo yan. Huwag mo nang pagkaabalahan pa na magpakagaling ka doon. Scan mo lang, sapat na yung counting knowledge doon, okay na yon. Kasi may mga kanya-kanyang field of expertise yan. Pero sa tingin mo, si Attorney Libayan na ang pakilala sa harapan ng channel niya is a trial lawyer, hindi nabasa itong Republic Act 10175. Mapapaganito na lang ako pagka yan ang paniniwala mo, Maharlika. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 31, 2023 at nakakatawa itong si Maharlika o Claire Eden Contreras sa totoong buhay. Akalain mo yung abogado tinuturuan, binasahan ng batas sa kanyang live streaming, I believe, kasalukuyan pang nangyayari. Hindi ko naman sana panonoodin, napadaan sa wall ko, tapos nagbabasa ng batas at tinuturuan yung kanyang mga manonood at pinalalabas na wala daw alam sa batas itong si Attorney Libayan. Ano nang nangyayari sa iyo, Maharlika? Mukhang itong si Maharlika talagang balisang balisana sa kanyang kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas. Kaya hindi makamove on even dito kay Attorney Rani Randolph Libayan. Tama ba yung pangalan na pagkakabanggit ko? Basta Attorney Libayan o batas natin. Pero alam nyo, inaamin ko sa inyo, sa akin po nagmula ang kasalanan kung bakit po kumalat ngayon ito pong warrant of arrest nitong si Maharlika. Ano? Sabi-sabi kasi nila, wala daw pong katituhanan na wala daw po siyang na may kaso siya at wala naman daw pong warrant of arrest. Tapos nung mayroon ng warrant of arrest, sinabi niya naman, peke daw po ito. Ang kadahilanan kung bakit daw po peke yung kanyang warrant of arrest, dahil yung address daw po ay hindi tama doon sa warrant of arrest. Na siya daw po ay nasa Los Angeles, California at dapat yun daw po ang address na nilagay doon at hindi po yung nasa Dr. Sixto Avenue dito po sa may Rosario, Pasig City. Kaya naman, nakakatawa na lamang mga tol kasi pinaliwanag naman ni Attorney Libayan na kapag ka merong pagkakamali, pagka particular sa address ng isang respondent o akusado, at the moment na malaman na nga kung ano ang tunay na address po nito, ito lamang po ay babaguhin sa records ng kaso. Hindi po ito makakaapekto doon sa mismong kinakaharap na kaso ng isang akusado. At in this case, alam naman natin na akusado na itong si Maharlika sapagkat nilabag niya yung kanyang binabasa na batas, ang Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 in relation to Revised Penal Code, Article 353 or libel. Definitions of libel, mababasa nyo po sa Article 353. At itong si Maharlika, pinagdidiinan niya na mali itong si Attorney Libayan at hindi daw siya sakop ng batas po na ito. Per se, at first glance, ika nga, hindi talaga siya masasakop dahil nasa ibang bansa siya. Pero ang punto kasi natin mga to, lalong-lalo na ang punto ko kung bakit ko po yan inilabas, ay dahil para ipaalam sa publiko na itong si Maharlika ay wanted na dito sa Pilipinas at hindi na ito makakauwi dito sa Pilipinas. Maliban na lamang kung talagang willing niyang harapin ang kaso na yan at magpiansa siya. Pero definitely pag umuwi po siya rito, hindi na siya makakabalik sa Estados Unidos. Kaya hindi gagawin yan ni Maharlika. Ngayon, ito ang content niya sa mga oras na ito. Naka-live po si Maharlika. Bahala po kayo kung gusto niyong lumipat sa kanya o dito po sa akin. It's up to you. Ito naman ay para lamang i-correct yung mga mali po niyang sinasabi dito. Nakakatawa mga tol. Biruin mo, isang abogado i-correct ng isang tao na wala namang alam talaga
sa batas. Ako nga, na isang criminologist, hindi ako nakikipag-argue sa isang abogado sapagkat alam ko sa sarili ko na kung meron man akong kaunting kaalaman sa batas, wala akong ipapanalo sa isang abogado. Pero yung mga supporter ni Tevez, ni Bantag, na mga abogado, particular yung mga nagpapakilala sa social media, eh kahit makipag-argue ako sa kanila, okay lang sa akin. Unang-una, walang mawawala sa akin pag ako'y natalo ng isang abogado. Pero pag pinalo sila ni Top One sa isang diskurso, mapapahiya sila sa harapan ng publiko. Pakinggan natin, si Maharlika dito mga tol, nakakatawa talaga ito. Sabi ko ulit-ulitin ko sa inyo mga palangga, if I step foot in the Philippines, hindi lang warrant of arrest ang ipapasalubong nila sa akin. Yan, minamind condition niya na ngayon ang publiko mga tol. Kasi alam niya na kapag umapak siya dito sa Pilipinas, meron siyang kakaharaping kaso. Pero ang gagawin niya ngayon sa kanyang mga tangahanga, mindsetting, hindi lang yan ang gagawin sa akin, ano daw ang gagawin sa kanya? Tatanggalan nila ako ng hasang mga palangga. Biglang ikinumpara yung kanyang sarili doon sa tinutuligsa niya palagi. Lagi niyang tinutuligsa si Ninoy Aquino. Tapos ngayon, ikukumpara mo ang sarili mo kay Ninoy Aquino. Ano ka? Sino ka ba para bigyan ng atensyon ng Pangulo, ng ating First Lady? Wala ka, you are nothing, Maharlika. Pero syempre, sa mga social media influencer katulad ko, eh, meron kang relevance. Kasi bakit? Topic eh. To be honest with you, content ito, mga tol. Ha? Pero itong si Maharlika, pagdating sa gobyerno, pagdating sa First Family, pagdating sa Pangulo, pagdating sa First Lady, you are nothing, you are irrelevant. Wala kang kwentang tao. Bakit ka pag-aaksayahan ng panahon ng Marcos administration? Di ba? Ako na siguro tatanggalin yung tunay na bayani. But Maharlika is gonna be tunay na bayani. Anak ng teting na yan, no? Tanga na lamang ang maniniwala dito kay Maharlika. Mind conditioning, ano? Tapos, pagka umuwi si Maharlika, biglang nasaktan, ibibintang na rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngek! Ayoko maging bayaning patay. Gusto ko bayaning buhay ako palangga. Okay, hindi, huwag mo ako inaaring pa. Pakinggan lang, ha? Ay, di ba, sabi mo may warrant of arrest ako. Di, punta kayo dito. Hindi mo talaga nauunawaan, Maharlika, eh, kung ano ang essence ng warrant of arrest and how it is being implemented or kung ano yung sakop ng warrant of arrest. Eh, pinaliwanag na nga ni Atty. Libayan, di ba? Kaya merong warrant of arrest kasi hindi ka nahuli in the act of committing a crime. Meaning, dapat mag-take ang custody ng batas over your person. Di ba? Para makapag-acquire ng jurisdiction ang korte over your person. Kaya ngayon, i-issuehan ka ng warrant of arrest. Pag na-aresto ka, meron ng jurisdiction sa iyo ang korte. Ang tanong, pwede bang gamitin ng warrant of arrest sa Estados Unidos sa kasong Libelo? Siyempre, hindi. Ano, hindi mo nauunawaan ang batas, Maharlika. Huwag mong turuan ng isang magaling na abogado na katulad ni Atty. Libayan. Ano? Merong tatlong characteristic ang criminal law. Ano? Dapat mo lang malaman, Maharlika, yung unang characteristic nito. Diba? Yung generality. Ay, hindi. Banggitin na natin yung tatlo. Territoriality at saka prospectivity. Ano ang ibig sabihin ng tatlo? Generality, it applies to all persons sojourning in the country, whether you are local or foreign national. Basta nandito ka sa Pilipinas, sakop ka ng batas ng Pilipinas. Ano? Kaya pag umuwi ka dito sa Pilipinas, yari ka, sakop ka na ng batas ng Pilipinas. Pero hanggat nandiyan ka sa Amerika, sige lang, magpakasaya ka. Hindi ka sakop ng Pilipinas kasi yung libelo, hindi kasama yan sa exceptions to the rule. Kasi lahat merong exceptions to the rule, eh, di ba? May mga general provisions tapos merong exceptions doon sa general provision. Hindi sakop ang libelo. In fact, sa extradition treaty o yung mga tinatawag na extraditable offenses, hindi kasama ang libel. Kasi bakit? Ang extraditable offenses, ang kailangan po una dyan, dapat both country merong provision sa kanilang criminal law na ina-apply sa kanilang jurisdictions. Eh, ang cyber libel dito lamang sa Pilipinas. Wala namang cyber libel, I believe, sa Amerika. At ang libelo,
sa Amerika, kung hindi ako nagkakamali, walang pagkakakulong. Civil lamang yan. Tamos dito naman sa Pilipinas, ang libelo ay merong pagkakakulong, lalong-lalo na ang cyber level. Ibig sabihin, doon sa unang elemento, hindi na sila pwede, magkaiba na, kaya hindi extraditable. Pangalawa, pwede namang i-apply sana sa libel dahil lang nakalagay, at least 1 year of imprisonment yung parusa sa nalabag na batas, pero dapat parehas mayroong batas sa bawat bansa na mayroong extradition treaty. Eh, alam yan siguro marahil ni Maharlika dahil na ipapaliwanag sa kanya ng mga abogado. Kasi kung hindi pinapaliwanag sa kanya ng mga abogado, sa isa katangahan itong si Maharlika, tingin ko hindi niya mauunawaan yon. Ay, hindi pala tanga, tuso pala ito. Sa kabubuhan itong si Maharlika, hindi niya mauunawaan yon. Kaya balik tayo dito sa sinasabi niya na warrant of arrest, hindi raw applicable sa kanya. Sige, magpakasaya ka, pero pag umuwi ka dito, ma-apply sa iyo yung warrant of arrest mo, Maharlika. Tuloy natin. Oh, bakit tayo nagde-demand na pauwiin ako? Sino kayo? Hindi kami nagde-demand na pauwiin ka. Ako, hinahamon kita. Magkaiba ang challenge sa demand. Walang nagde-demand sa iyo, si Atty. Libayan. Hindi ka dinedemand, hindi nagde-demand sa iyo yan. Kinontent ka lamang ni Atty. Libayan sa pagkakaalam ko kasi nagpapakalat ka ng maling katuruan about law. Eh sabi nga ni Atty. Libayan kung ano yung tama, doon siya, di ba? O kung ano yung mga mali sa internet, lalong-lalo na sa ping batas, kinokorek ni Atty. Libayan. Eh mali yung tinuturo mo sa mga tangahanga mo eh. Kaya ka kinontent ni Atty. Libayan. Hindi dahil magkaibigan sila. Hindi sila magkaibigan. Ayon kay Atty. Libayan, nitong si Anthony Taberna, pinagbibintangan mo na magkaibigan sila. O, hindi ka, inuulit namin, Maharlika, hindi ka dinidemand na umuwi dito. Kina-challenge ka namin, in particular ako. Diba, sabi ko pa nga, demanda mo ako, umuwi ka dito. Hindi yon demand. Challenge yon sa iyo. Kung talagang gusto mo na umuwi dito, pwede mo naman gawin. Pero hindi ka dinidemand na umuwi dito dahil unang-una, wala kaming reason para i-demand na umuwi ka dito. Pwede ka namin i-challenge dahil meron kang kasong kinakaharap. Kung talagang matapang ka na pinalalabas mo sa iyong mga supporter, di patunayan mo. Kung talagang matapang ka, di umuwi ka dito. Tuloy tayo. Eh, di man ako nakatira dyan. Dito ako uwi sa bahay. Dito, I'll give you 5 million. Oh! Arestuhin mo ako in 1 week. Talaga, Maharlika? Sinong maniniwala sa'yo? Magbibigay ka ng 5 million? Eh, yung pagkakautang mo nga lang na $10,000, more or less 550,000 pesos, hindi mo mabayaran, magbibigay ka pa ng 5 million? Anak ng teteng, ginagawa mo talagang tanga mga manonood mo. Ha? Magbayad ka muna ng utang bago ka magsalita na mabibigay ka ng 5 million pesos. So, yung dalawa nito, Ming. Bigyan kayo, 25 million nun. Maharlika, meron ka kayang perang 25 million pesos. Eh, tingin ko si Atty. Libayan, eh, simple-simple lang to. Eh, baka meron itong ganyang asset. Ano? Kasi unang-una, dalawang abogada. Dalawang abogado sila. Si Atty. Magalong, ang kanyang wife, at saka si Atty. Libayan. Pagka-abogado, alam naman natin na malakas din kumita po yan sa kanilang profesyon. Pangalawa, si Anthony Taberna, eh, kung 25 million lamang ang pag-uusapan, tingin ko labis-labis ang kayamanan ni Anthony Taberna. Para sa halagang 25 million, baka ang asset niyan, mga nasa 50 million mahigit. May mga negosyo yan. Huwag mo silang i-challenge, baka ikaw pa bigyan ng mga yan. Maharlika, ang lakas ng loob mo magsalita ng mamimigay ka ng 5 million, mamimigay ka ng 25 million pesos, eh, hindi ka nga makabayad sa iyong pagkakautang. Sige, tuloy natin mga tol, ha? Balik naman nun, magkano yun? 30, 15, 45 million. O, di ba? Pwede tayo mamasyal pa lang. Hindi, nangaasar lang siguro to si Maharlika. Sinasabi niya, jurisdiction over the crime. Ayan, ha? Dapat, sabi niya, mangyari doon sa teritorya. Pakinggan niyo yung mga tol, ha? Jurisdiction ng korte yun. Jurisdiction over the person through arrest. Ito yung binabasa niya. Ay, ito yung pinapaliwanag niya ngayon. Dapat daw mag-voluntary surrender yung isa, yung ako daw, mag-voluntary surrender daw ako. Yung side, kasi ang pagkakaalam ko, kaya binanggit niya Atty. Libayan, yung salitang voluntary surrender, kasi pinapaliwanag niya how the court acquired jurisdiction over the person of the accused. Diba? Una, nakakaroon ng
ng jurisdiction over the person of the accused ang korte. Yun yung pinapaliwanag niya. Mali talaga, bobo talaga to si Maharlika. Yung pinapaliwanag ni Atty. Libayan, dalawang klase para magkaroon ng jurisdiction ang korte sa pagkatao ng akusado. Una, aresto. Kapag ka na-aresto ka, meron ka ng jurisdiction ang korte sa'yo. Pangalawa, kapag ka ikaw ay voluntaryong sumuko, may jurisdiction sa'yo ang korte. Yun ang ibig sabihin nun, bobo, Maharlika ka talaga. Pasensya na kayo mga tol, ha? Medyo yung mga gumagamit tayo ng mga salitang bobo at tanga ngayon ulit. Ha? Kasi hanggat maaari, iniiwasan ko na sa'yo. Pero alam nyo, yung paliwanag kasi ni Maharlika, talagang kabubuhan. Eh. Natatawa ko, attorney, iko-correct mo, wala ka namang alam sa batas. Ang cyber libel is jurisdictional. Okay, I'll talk about jurisdiction. Oh, yan, sige. Magtuturo si Maharlika ngayon, mga tol. I'll talk about jurisdiction. Tingnan natin kung ano paliwanag nito. Katulad nung sinabi ko sa inyo kanina, generality principle, character ng law po ito, ha, apply to all person. So, joining in the country, whether you local or foreign, national. Territoriality. Ibig sabihin, the criminal law should be implemented only on the country where it was approved or being observed. Ano? Halimbawa, sa Pilipinas, ang krimen na murder, syempre, para lamang sa Pilipinas at hindi mo ito pwedeng i-apply para sa Amerika. Iba yung kasong kriminal sa pagpatay sa Estados Unidos. Ano? Hindi tinatawag na murder. Parang mga ang salitang ginagamit nila dyan, involuntary manslaughter, parang something like that. O, pero still, parehas po ng pagpatay yun at parehas na may kaparusahan. Kapag ka nakakumit ang isang citizen ng US o ng Pilipinas, nagtago, vice versa, sa bansa na yan, eh pwede pong magkaroon ng extradition treaty at i-apply ito doon sa tao na nagtatago sa either na bansa. Yun po yun, ano? Isa sa mga requirement extraditable offenses. Pero, itong pinapaliwanag dito ni Maharlika, ang katuwiran niya lamang dito mga tol, hindi daw po ito i-apply sa kanya kasi nasa Amerika siya. Ano? Sa ngayon, nasa Amerika, okay lang yan. Pero ang punto nga kasi dito, mga tol, kung siya ay umuwi dito sa Pilipinas. No? Yun ang pinakapunto natin dito. Eh. Tuloy muna natin kung paano tuturuan ng isang Maharlika ang isang abogado na katulad ni Atty. Libayan. Pero paniwalang paniwala yung mga manonood niya. Tuwang-tuwa. Tapos nilalait pa si Atty. Libayan na kung ano-anong mga manegatibong salita ang sinasabi nila doon sa chat area. O, tuloy natin. Dito na tayo sa jurisdiction. Yan na. Jurisdiction. Chapter 5. Bakit ako sa inyo, ha? Chapter 5, Jurisdiction. Section 21. Mga palangga. Yung Republic Act 101-75. We decide daw, sabi niya sa mga palangga niya. Yan, yung batas na yan, ito yung sinasabi niya. Hindi nga niya po nabasa. Okay, ayan, sa dalaw. Okay. Hindi daw nabasa. Oy, Maharlika, lahat ng abogado merong tinatawag na continuing legal education. Lahat ng mga batas, dapat mabasa po nila. Hindi pa pwedeng abogado ka, hindi mo basahin ang anumang batas na ipinasa ng Kongreso. Lahat yan, babasahin mo. Ano? Pero syempre, may kanya-kanyang field of expertise. Kapag ka yung batas na ipinasa ng Kongreso ay hindi mo naman expertise, sapat lang na i-scan mo yan. Huwag mo nang pagkaabalahan pa na magpakagaling ka doon. Scan mo lang, sapat na yung counting knowledge doon, okay na yon. Kasi may mga kanya-kanyang field of expertise yan. Pero sa tingin mo, si Atty. Libayan na ang pakilala sa harapan ng channel niya is a trial lawyer, hindi nabasa itong Republic Act 101-75. Mapapaganito na lang ako pagka yan ang paniniwala mo, Maharlika. Okay, ano itong cyber, ito yung final sa akin ni Tuning Taerna na sinasabi niya, Cyber Prevention Act 20 of 2012. Hindi na natin babasahin niya mga section 1 to 22, okay? Nakalagay diyan kung paano pag nagkaroon ka ng illegal access sa mga computer, like mga cyber security ng gobyerno, ano, hinak mo, mga ganun. So we're not gonna talk about that. Let's talk about the section 21 para ipakita ko sa inyo the jurisdiction. Okay, sige. Jurisdiction. Lakihan daw. Hindi ko maipakita sa inyo yung video, mga tol. Kaya pakinggan nyo na lang. Ha? Ito learning ito palangga. Kung paano niya tinuturuan ng kabubuhan ng kanyang mga manunood. Tuloy tayo. Tayo abogado, ay, hindi na tayo kayang mag-interpret. Ayan na ba? Yun nga ang problema sa iyo, Maharlika. Hindi ka na nga abogado, nag-i-interpret ka ng batas. Ah, dapat ang sinasabi mo,
kahit hindi tayo abogado, dapat inaalam natin kung ano ang sinasabi ng batas. Hindi tayo ang nag-i-interpret ng batas. Tandaan mo yan, Maharlika. Talagang wala kang alam, ang bobo mo eh. The only branch of the government that interpret the law is the court. Ang nakakapag-interpret lamang ng batas, korte. Tayong mga mamamayan, ang kaya nating gawin ay alamin ang batas. At ang interpretations nito, kapag nalabag natin, hayaan natin sa korte. Dapat alam mo kung paano nagpa-function sa branches ng gobyerno. Ang legislative branch of the government, they make laws. Sila ang lumilikha ng batas. Kapag nakalikha ng batas, ang legislative branch of the government, i-implement ito ng executive branch of the government. At upon implementation ng executive branch of the government, there was someone na nag-violate ng batas, kakasuhan ang nag-violate ng batas niya, katulad mo, at i-interpret ngayon ito ng korte kung yung batas ay nga ba na violate mo. O, kaya, tingnan natin. Paano i-interpret ngayon ng korte ang kaso na kinakaharap mo? Paano ngayon sasabihin ng korte kung ikaw ba ay walang kasalanan o merong kasalanan ng walang halong pag-aalinlangan? Huwag mong turuan ng katangahan, kabubuhan, ang iyong mga manunood, Maharlika. 21. Okay, let's read about it. Okay, sige, yan na. Tuturuan na tayo. Ayon sa cyber libel case. Yan na. Okay, sa cyber libel law. Okay? Ano ito? Chapter 5, jurisdiction. Okay. Jurisdiction. And? The regional trial court shall have jurisdiction over any violation of the provisions of this act. Okay. All right. Yeah. All right. Translate natin yan. Paano na-translate? Including any violation. Translate mo na agad. Sige, sige. Tuloy natin. Committed by a Filipino nationals regardless of the place of commission. Okay. Ang sinasabi dyan, regardless of the place of commission within the Philippines. Hindi naman sinabi niya, regardless, hindi naman sinabi niya dyan, ang Maharlika, wag mong baguhin yung sinasabi dito. Di ba? Kasi nakalagay dito, ang pinapaliwanag ni Maharlika, within the Philippines, wala naman nakalagay. Basahin ko ha, verbatim. Section 21, period, jurisdiction, dash, the regional trial court shall have jurisdiction over any violations of the provision of this act, including any violation committed by a Filipino national, regardless of the place of commission, period. Wala naman doon. Bakit mo inahaluan ng kung ano-ano? Tuloy tayo. Kasama sa labas ng bansa. You know? Oh. Hindi malinaw. Place regardless of place of commission. Regardless of the place of commission nga eh. Di ba? Ito, ipaliwanag natin. Kasi hindi maipaliwanag nitong si Maharlika Bobokera. Dapat yun pala ang pangalan nito. Maharlika Bobokera. O, ngayon. Sabi dito, ang regional trial court ang merong jurisdiction sa anumang paglabag sa mga provision ng Republic Act 10175. Kasama po dito, syempre, ang mga nalabag ng isang Pilipino national kahit sa ang lugar na nangyari ang krimen. Yun po yun eh. Yung, kung itatranslate lang natin talaga, punto for punto eh. O, tuloy tayo sa sinasabi nitong si Maharlika. Pwede siguro sa labas ng bansa. But anyway. Pwede siguro sa labas ng bansa. Eh kasasabi mo nga lang, hindi pa pwede. Sa loob lang ng Pilipinas. Talaga to si Maharlika oh. O, anyway, hindi ko kasi ma-rewind-rewind masyado. Baka lumayo tayo eh. O, tuloy tayo sa sinasabi niya rito. Ang sabi dito, including any violation committed by a Filipino national, regardless of the case of commission. Okay. Jurisdiction. Okay. Sabi niya dito, shall lie if any of the elements was committed within the Philippines or committed with the use of any computer system fully or partly situated in the country. Sige, sige, Bana. Or when by such commission any damage is caused to a natural or juridical person. Okay. At the time of the offense was committed was in the Philippines. Sige, sige. Sabi nito, there shall be designated special cybercrime. Sige, tingnan natin kung paano niya ipapaliwanag ito, mga tula. Judges to handle cybercrime. Ano sa Tagalog din palang ka? Okay, sige. Tagalogin mo, Maharlika. Na ang RTC ay
magkakaroon ng jurisdiction sa anumang paglabag ng mga provision ng Cyber Libel Act. Sige. Sabi dito, okay, ituloyin ba siya? Kabilang sa anumang paglabag, papatandaan nito, patagalugin natin, kabilang sa anumang paglabag na ginawa ng isang Pilipino. Sige. Banat. Ayan. Sige, banat. Ang lugar ng komisyon. Okay, banat. Balik tayo kay Marlica. Nakita nyo? Sa isang, ano sabi? Pilipino. E di sa makatuwid, pinagdidiina mo sa isang Pilipino. E di niloloko mo mga manonood mo. Sabi mo sa mga manonood mo, dual citizen ka. E ngayon, inaamin mo dito na hindi ka Pilipino? Kasi alam nyo naman mga tol, hindi naman talaga Pilipino itong si Maharlika. No? Hindi po siya Pilipino. Pero kung lilinawin po natin ang sinasaad po ng jurisdiction na ito is regardless kung ikaw ba ay Pilipino o hindi, committed with the use of any computer system wholly or partly situated in the country. Ang YouTube at Facebook nabobroadcast ito sa Pilipinas. Regardless kung saan ka man nagbroadcast, ikaw ay nagbroadcast sa Estados Unidos. Pero real time, habang nagbobroadcast, naglalive ka sa paninirang puri mo sa iba, na i-bobroadcast iyan sa Pilipinas. Ibig sabihin, nakakakumit ka ng paglabag sa batas dito sa Pilipinas. Okay. Ngayon, ang tanong, paano kakakasuhan? Eh syempre, dapat mapatunayan yung mga elementong binasa po natin. Ikaw ay nakalabag sa batas dito sa Pilipinas, Republic Act 10175. Malinaw na yung broadcast mo na i-broadcast din dito sa Pilipinas. Nakumit mo yung krimen dito sa Pilipinas. Kaya kung talagang malakas ang loob mo, sinasabi mo ngayon na hindi ka Filipino citizen, uwi ka. Sabihin mo lang sa korte, the court has no jurisdiction over my person because I am not a Filipino. I am a US citizen. Pero tingnan natin kung magagawa mo yun. Maharlika, tingnan natin. Patuloy natin ang sinasabi niya. Kasi dito, maliwanag mga tol, directly or indirectly, inaamin niya ngayon na siya ay hindi Filipino. Kung yon ang pinapaliwanag niya rito. No. May sinabi ba dyan, Amerikano? Ibig sabihin, Amerikana ka. Ba dyan, Amerikana? Ito totoo naman talagang Amerikana ito. Tingin ko kayo. Okay? Okay? Tabalikan natin. Sabi dyan, kabilang, okay, ang paglabag na ginawa ng isang Pilipinong mamamayan regardless, okay, regardless of the place of the commission. So let's say, sige, isama na natin ang Amerika. Okay? Dahil kunyari, you know, but hindi kunyari, Amerikano. Mali ang interpretations kasi nitong si Maharlika eh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Maharlika, huwag kang magtuturo sa mga manonood mo nang hindi mo naman pala alam ang binabasa mo. Ulitin natin ang binasa ni Maharlika para mas maunawaan po ninyo. Sabi dito, jurisdiction, the regional trial court, in her case, ang Pampanga Regional Trial Court, shall have jurisdiction over any violations of the provisions of this act. Tapos na kagad yun. Doon pa lamang unawain na natin na kapag ka nilabag mo ang batas ng cyber law, merong jurisdiction ang regional trial court sa'yo. Ngayon, isinama yung salitang including. Ito yung qualifier dito eh. Including. Ibig sabihin, kasama ang anumang paglabag na nagawa ng isang Pilipino national regardless of the place of commission. Nagamit mo sa ibang bansa, for example, yun eh, parang exceptions to the rule. Kasama ka pa rin dito sa Pilipinas. Ano? Ngayon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung ito si Maharlika ay hindi talaga Pilipino, wala siyang magiging problema. Pero huwag siyang uuwi dito sa Pilipinas. Kasi the moment na umuwi siya rito sa Pilipinas, yung uploaded video niya ay continuing in character po iyon. Habang naka-upload po iyon sa kanyang Facebook at saka sa YouTube,
nilalabag niya ang karapatan ni Anthony Taberna. At kapag ka umuwi siya rito, assuming na hindi po siya Pilipino, nalalabag niya pa rin ang provisions ng Republic Act 10175. Huwag mong gawing tanga, Maharlika, ang mga manonood mo. Baka yung mga manonood mo, kung ano-anong sabihin ngayon sa kanilang mga lugar, mga OFW, mga kababayan po natin, sa sobrang galit din dahil iniindikan mo ng hate araw-araw, eh kung ano-ano ang sabihin sa mga tao o individual dito sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa sila, magsasalita sila, eh baka magkaroon sila ng problema, lalong-lalo na kung sila uuwi dito sa Pilipinas. O tuloy natin kung ano ang sinasabi pang kabubuhan dito nitong si Maharlika. Kung ano kalagay dyan na Amerikana, then I am covered. O, nakakapaloob ako. Yan ay indirect admission na si Maharlika ay hindi po Pilipina. Simple lang. Kung uunawain ninyo, mga tola, kung may nakalagay dyan na Amerikana, then covered ako. Aminado na. Inaamin ngayon ni Maharlika na siya ay hindi Pilipino. Ibig sabihin, ang pag-uwi ni Maharlika rito sa Pilipinas ay bilang turista at hindi bilang dual citizen. Kaya kinakailangan niya for a period not more than 30 days that could be extended for a period of 90 days kung hindi ako nagkakamali. Sa pagkakaalam ko, eh dapat bumalik siya sa Estados Unidos. Otherwise, magkakaroon siya ng overstaying dito po sa Pilipinas. At marahil kaya umuwi ito si Maharlika dito sa Pilipinas para lamang siyempre i-satisfy ang kanyang mga manunood na kunyari Pilipinas siya, tapos kung nauto niya, hindi naman nagpapauto ang ating Pangulo, eh baka bigla niya ngayon i-renounce yung kanyang pagiging Amerikana, mag-convert ng dual or Filipino citizen dahil meron siyang posisyon sa gobyerno. Pero hindi ganun yung nangyari. Kaya ano ngayon ang sinasabi nitong si Maharlika? Babalik tayo. Inaamin niya indirectly na siya ay hindi Pilipino. Tapos ngayon, kayong mga nagpapakatanga dito kay Maharlika, maniniwala kayo. Isang Amerikana, sinisira ang kasalukuyang gobyerno. Kung ano-anong hate ang ini-inject sa mga kapwa natin Pilipino. Tapos paniniwalaan ninyo. Ano na kayong uri ng mga tao? Maniwala kayo sa kapwa nyo Pilipino. Pasensya na sa mga purely ang citizenship diyan, hindi na Pilipino pero mga Pilipino blood kayo. Hindi ko naman kayo pinapatamaan dito. Ang tinutukoy ko lamang itong si Maharlika. Kasi 'yun ang pangangatwiran niya ngayon dito eh. Dinidepensa niya ngayon sa harapan ng publiko na hindi siya sakop ng warrant of arrest o ng paglabag dito dahil sa madaling salita, hindi siya Pilipina. Tuloy natin. Sa Cyber Libel Act dyan sa Pilipinas. Mm. Kasi ang sinasabi dito palangga, jurisdictions shall lie if any of the elements was committed within the Philippines. Mm. Sabi niya, ang jurisdiction ay nakasalalay sa anuman o sa alinmang mga ano? Elemento. Okay? Elemento na Ano? Sa loob. Nahihirapan ka, Maharlika eh. Ganito na lang, pasimplihin natin yung binabasa mo. Merong jurisdiction sa Regional Trial Court kapag ka ikaw ay lumabag dito sa Cybercrime Law o Republic Act 1 of 75. Kasama siyempre ang mga Pilipino national na nasa ibang bansa na gagawa ng paglabag dito sa 10175 at alam naman natin na ang internet eh, kapag ka ginamit mo kahit sa ang nasa bahagi ka ng bansa, ng mundo, pwede itong makarating sa Pilipinas real time. Yun. Kaya nakukomit mo kahit nandyan ka ang paglabag dito sa Pilipinas. O ngayon, magpapaulit-ulit ako, sasabihin ko sa inyo, wala daw pong jurisdiction at pinaliwanag na natin ito sa mga nakaraang live streaming natin. Kung Amerikana itong si Maharlika. Walang jurisdiction talaga ang Pilipinas sa kanya. Ang batas po natin hindi pwedeng i-apply sa kanya. At it appears now na inaamin niya na po iyan. Kaya walang problema kung hindi siya uuwi dito sa Pilipinas.
Pero kung umuwi siya dito sa Pilipinas, mga tol, magkakaroon ng jurisdiction ang Pilipinas sa kanya. Bakit? Katulad nung sinasabi natin, ang principle po, generality, all persons sojourning in the country, dapat i-observe ang batas po ng Pilipinas. Otherwise, kahit foreign national ka, kapag lumabag ka sa batas ng Pilipinas, pwede kang arestuhin at magkakaroon ng jurisdiction sa iyo ang korte. Kaya I am confident now na hindi uuwi ito si Maharlika. Kaya sa ika-apat na beses na pagkakataon, sasabihin ko ulit yung nabasa ko na ito daw si Maharlika ay isang babaeng mababa ang lipad. Sa madaling salita, puta. Ano? Yan ay paninirang puri sa pagkatao mo, Maharlika. Apat na beses ko nang sinasabi yan sa apat na video. The multiple counts of cyber libel na ang pwede mong ikaso sa akin. Hindi kita dinedemand na umuwi dito. Pero china-challenge kita, Maharlika, na umuwi ka dito sa Pilipinas. Nang sa ganun, paras na tayong may kaso ng cyber libel. O, tuloy natin ha, kung ano pa yung mga kabubuhang tinuturo niya rito. Ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Kasabihan pong matagal yan. At ngayon, directly or indirectly, inaamin ito nitong si Maharlika na siya ay hindi Pilipina. Hindi ba malinaw sa iyon? Ginawa sa loob ng Pilipinas o ginawa sa pag gamit ng computer system, okay, ng computer system, fully or partly, okay, situated in the country. Situated kung saan ang lokasyon o matatagpuan sa bansang Pilipinas. O, sabi niya, or when, or kapag sa pamamagitan ng naturang commission, ng naturang commission, okay, ng crime, sige, sige. Paggawa ng, sa paggawa ng crime na yon, Ayoko na, mabuburin ako rito kay Maharlika pag patuloy ko itong pinakinggan, mga tol. Ay, nako. Minsan na nga lang ako maligaw sa channel niya, ganyan pa yung uri ng impormasyon na mapapakinggan ko. Nakakabubo, mga tol. Tapos paniniwalaan ninyo, paniniwalaan ng mga tangahanga niya, ikumpara nyo sa mga pinapaliwanag ni Atty. Libayan. No? Saka yung sinasabi niya na explanation niya na voluntary surrender. Mali yung kanyang pagkakaunawa kung pinanood niya man yung video nitong si Atty. Libayan. Kung pinanood niya, bobo siya. Pero kung hindi niya pinanood, baka mali yung impormasyon na nakarating sa kanya. Kasi ang pinapaliwanag ni Atty. Libayan is general how the court acquire jurisdictions over the person. Dalawang pagkakataon lang. Pag naaresto ang tao, o kaya kapag ka voluntaryong sumuko ang tao, doon nagkakaroon ng jurisdiction ng korte. Yun ang dapat mong malaman. Maharlika, Bobo Kera. Yun na ang bagong bansag natin kay Maharlika. Maharlika, Bobo ka pala. Ayun pala yun. Ano? Maharlika, Maharlika, Bobo ka pala. With that, maraming salamat sa inyo mga tol. Kahit sa mandaling live streaming at nangaasar lang ako, masaya ako dun sa nangyari. Ha? Salamat sa 291 na manonood po natin. Hindi na po ako magbabasa ng inyong mga komento. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.